ng gabi sa giorno. Hanggang dito sa ganito, kumalakang kumasakit na sa kabababat ng tubig! Halos isang dekadang hinintay ng mga taga-Kamanaba ang Mega Dike Project. At ngayong gawa na ito, bakit mega palpak at hindi mega solusyon ang turing nila dito? Nung magtatrabaho pa ako, dala-dalawa ko, minsan dala-dalawa ang trabaho ko. Mayroon pang part-time. Kaya sa sipag at tiyaga, naka-epon ako ng konti. Hindi ka dugo, hindi ka lahi, pero todo aruga. Sa larangan ng home care, nangunguna ang mga Pinoy sa Amerika. How do we know that we're not going to lose these kids to Silicon Valley in the future? It doesn't matter. It doesn't? No. They don't have to be in the Philippines? Not right away. Let them train in areas that is best for them. And when they go back, it's like me going back. I can make more impact. But if you take a fresh graduate without training and bring him back there, he's useless. Kilalanin si Dado Banatao, isang bilyonaryong Pinoy innovator sa Silicon Valley sa Amerika. Himayin natin ang mga issue at timbangin ang iba't ibang perspektibo. Ang lahat ng yan ngayong gabi. Ako si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Diyos. Nakakita ka ng ending ngayon, papatayin mo. Two lone Mangyan leaders were lost. Anong estado ng laban ng pamahalaan sa mga pirata? Susunod, lansa ng gyera, tubig. Ano ang tunay na kalagayan ng Philippine Labor Force? Itinagdiriwang natin ngayon ang kaarawan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. At sa paglipas ng panahon, may mga Pilipinong isinasabuhay ang kanyang kabayanihan. Katulad na lang ni Dado Banatao na maaari nating ituring isang makabagong bayaning Pilipino. Kung iisipin, napakahirap ng mabuhay ngayon kung wala ang mga gamit nating computer. Halos lahat kasi ng transaksyon ngayon nakadepende sa computer. Pero sinong mag-aakalang ang computer chip na siyang basehan ngayon ng lahat ng computer sa buong mundo, Pinoy pala ang isa sa mga nagdisenyo. Dito sa Silicon Valley sa Northern California, itinuturing na sentro ng high-tech na industriya ng computer sa buong mundo, sikat ang pangalang Diosdado Dado Banatao. I think you're the very first Filipino to ever make it into, you know, such a prestigious circle of information technology experts and success stories. Was it a hard climb up, or was it just a matter of being at the right place at the right time? Both. I got lucky that I was here in the early days of semiconductors and the beginning of microcomputers. Mm-hmm. Is it hard? Designing is difficult. You really have to have the right background. You have to really work hard to get it done. Dekada 70 nang mapabilang si Dado sa isang samahang tinatawag na Homebrew Computer Club. Doon, nakilala at nakatrabaho niya ang yumaong si Steve Jobs, ang co-founder at dating CEO ng kumpanyang Apple. Did you actually meet? Yeah, we were all there. With Steve Jobs? Mixing it up. There was really no real Apple yet at that time. We were talking about possibilities, we were writing software, we were designing little cards and so on. No, it was very, that computer club defined, I would say, the beginning of the computer revolution in Silicon Valley. Sa Silicon Valley, sinimulan ni Dado at ng kanya mga kasama ang teknolohiya ng computer chip. That's where I had the desire, one can call it vision, to put an entire computer on a chip. So that's my very first job. I joined a company to design those things. Nagtagumpay ang grupo ni Dado at na-develop nila ang kauna-unahang single computer chip setting sa mundo. Mula noon,
dito na binase ang disenyo ng lahat ng computers. Ito ang nagbigay daan sa mga desktop, laptop at smartphones na ginagamit natin ngayon. Sa mga imbensyong ito, umarangkada ang karera ni Dabe at umangat ng husto ang estado niya sa buhay. Ang isa sa mga tinitingala sa Silicon Valley ngayon, anak pala ng isang magsasaka sa Cagayan Valley. Sa munting bayan ng Igig, lumaki si Dado. Pangalawa sa apat na magkakapatid, nakayapak lamang siya kung pumasok sa eskwelahan noon. Ang kabata namin, walang baon. May isang kusing sa bolsa namin, pambili ng snack, mga ganun. Ang ginagawa namin pag recess time, kukuha na lang kami ng bayabas dyan sa may tabi ng school. Pagka-time na, takbuhan na kami sa school. Nagtapos si Dado ng high school sa Ateneo de Tuguegarao at nagkolehiyo naman sa Mapua Institute of Technology. Habang nagte-training na maging piloto sa Philippine Airlines, kinuha siya ng Boeing at dinala sa Amerika. Kumuha siya ng master's degree sa Electrical Engineering and Computer Science sa Stanford University. Nagdoble kayod si Dado para habulin ang mga kakulangan sa napag-aralan niya sa Pilipinas. So what I did when I went to graduate school here was my first 18 months in graduate school, it was all math. I did nothing but math. All year and a half. I didn't make any shortcuts. That's why it took me 18 months. So I was patient enough to say, all right, I'm going to start here first. Just move methodically and finish that. Ito ang mansyon ni Diosdado Dado Banataw. Nakatayo ito sa isang malawak na bulubunduking lugar sa isang marangyang bahagi ng San Francisco. Malayong malayo sa nakagisnan niyang payak na buhay bilang anak ng isang magsasaka sa Cagayan Valley. Ito ang Malabac Elementary School sa Igig, Cagayan Valley. Maraming taon na ang lumipas mula ng huling tumungtong dito si Dado bilang isang mag-aaral. Pero ngayon, maririnig pa rin ang pangalan niya sa bibig ng mga guro at mag-aaral dito. Nag-donate si Dado ng isang buong computer laboratory at library sa paaralan. Nagpapasalamat kami sa kanya. Yung sa computer laboratory namin in the entire division of Cagayan, it is only Malabac Elementary School which is offering computer education among all the grades 4, 5, and 6 pupils because of him. Yung fund size mo, anak. Isa sa pinakamalalaking adhikain ni Dado ay ang pagsulong ng math and science education sa Pilipinas. Sinimulan niya ang Banataw Filipino-American Educational Fund para mamahagi ng scholarships sa mga batang may angking galing sa larangang ito. I think there are thousands and thousands of kids out there who are just waiting for that opportunity to break out, what I call the natural engineers. And that's the thing that we need to discover. Ayon kay Dado, may malaking kakulangan daw sa science and technology ang Pilipinas. Sa ilalim ng organisasyong PhilDev, nakikipagtulungan ngayon si Dado sa pamahalaan para isulong ang larangang ito sa bansa. Because the thesis is that the only way for our economy to grow sustainably is leverage technology. That's what it takes though, because only the government can spend this amount of money. Panatag ang loob ni Dado na kusang magbabalik bayan ang mga professionals na nagtatagumpay sa ibang bansa. How do you know they're all going back to the Philippines? Yeah, that's natural tendencies. Really? Yeah. Did you? Look at what I'm doing. I am making more leverage than if I am there physically. Kung ano man daw ang nagagawa ngayon ni Dado Banataw sa industriya ng computer sa Silicon Valley at maging sa kalagayan ng science and technology sa Pilipinas, lahat ito'y nag-uugat sa tiyaga at sipag na ipinamalas niya noon. Be successful. Then you can really give back. What makes you so committed to helping the Philippines? Because I'm Filipino. And I know we can do it.